Ito pala ang dahilan kung bakit ang mga iglesia ni Kristo ay July 27 ang kanilang anibersaryo. Batay sa kanilang pananampalataya, ito ang katuparan ng hula sa banal na kasulatan. Akala ko dati ito ay gawa-gawa lang o tinapatla nila ang pesa na gusto nila sa panahon. Yung pala, ayon sa kanila, ito ay nakasulat sa Biblia. Simulan natin! Sa pagsapit ng kanilang 110 na taon ngayon, July 27, 2024, dineraos ng mga iglesia ni Kristo ang kanilang anibersaryo. Sa pananampalataya ni Ka Felix Manalo at ang kanyang mga miyembro, ito rin ang iglesyang itinatag ni Kristo na 2,000 taon na ang nakakalipas na natalikod at muling itinaguyod at kasangkapan si Ka Felix Manalo na kinikilala ng mga iglesia na sugo ng Diyos sa huling araw. Ayon sa kanila, ito ang iglesia na kinatuparan ng hula sa Biblia na lilitaw sa mga huling araw mula sa silanganan, malayong lupain o sa dakong sinisikata ng araw. At sinasampalataya na ng mga INC na ang kanilang tinataguyod na aral at ang mga katuparan ng hula ni Propeta Isaiah na merong lilitaw na sugo sa huling araw. Dahil sinasampalataya na nila na ang sinasabi ni Propeta Isaiah, ganito ang sinasabi. Isaiah 41:9, "Ikaw na aking hinawakan mula sa mga wakas ng lupa at tinawag kita mula sa mga sulok ni Yaon. At pinagsabihan kita, ikaw ang aking lingkod, aking pinili ka, at hindi kita itinakwil." Tinitiyak nila na si Ka Felix Manalo ang tinutukoy dito at hindi si Ciro o si Kristo. Dahil ang banggit dito sa talata, mula sa mga wakas ng lupa, ibig sabihin ng mga wakas ng lupa, ang tinutukoy nito hindi sa panahon ni Ciro o ni Kristo, kundi sa panahon kung kailan malapit na ang kawakasan o sa mga huling araw na. Kaya malino sa kanila na ang hulang ito ay lumalapat kay Ka Felix Manalo. Ayon pa sa kanila, ang hula na magkakaroon ng digmaan na sinasabi ni Kristo sa Mateo 24:6 ay sumiklab noong July 27, 1914, ang unang digmaang pangbuong mundo na siyang kaalinsabay ng pagrehistro ng INC dito sa Pilipinas, kaya July 27 ang kanilang anibersaryo. Ang iglesia ni Kristo ngayon ay nakarating sa iba't ibang kontinente at bansa at katunayan niyan, sunod-sunod ang kanilang tagumpay. Maraming nabibiling lupa upang pagtayuan nila ng mga malalaking kapilya. Bumibili din sila ng mga simbahan sa iba't ibang bansa, tumutulong sila sa mga nangangailangan, tinatawag nila itong linyap sa mamamayan. Tinulungan nila ang Aprika. Take note, ang Aprika hindi bansa kundi isang kontinente. Mabilis na pagdami ng mga miyembro sa buong mundo at merong 166 na bansa at territories ang mga lokal nila at 152 na iba't ibang mga lahi ang umanib sa kanila. At higit sa lahat, marami silang nabiling mga malalaking lupain lalo na sa Amerika at isang bayan na naman nga sa Amerika, sa South Dakota, ang kanilang binili. Ang maliit na exclave na ito sa kanlura ng mga bandlands ng South Dakota ay opisyal na isang lumang ghost town. Dati itong bayan na masaya, puntahan ng mga tao at isang maunlad na bayan. Ang bayan ng Iskenik sa South Dakota na siyang binili ng INC, dating sikat na hintuan para sa mga tao naglalakbay sa Rapid City mula sa mga bandlands sa Silangan of Pine Ridge Reservation. Ngayon, nabili ito ng iglesia sa halagang mahigit $700,000. Isang malaking halaga kapag kinumberti natin sa ating pera. Hindi maitatanggi ang tagumpay na nakamit ng mga iglesia ni Kristo. Isang nakakaproud na meron tayong kababayan na bumili ng lupa at hindi basta lupa, kundi bayan sa ibang bansa. At yan ang kanilang ibibidang aral sa inyo kung bakit July 27 ang kanilang anibersaryo. At ngayon, muli nating natalakay ang mga iglesia ni Kristo dahil dito ay iba't iba ang ating tinatalakay at iba't ibang relihiyon. Ngayon, muli natin natalakay ang ating mga
kababayan na Iglesia ni Cristo kung bakit nga ba July 27 ang kanilang anibersaryo, dahil yung pala ang kanilang sinasampalatayanan na sinasabi nila na ito ay nakasulat sa banal na kasulatan. O, proud Muntinlupa, proud Pilipinas, paalam!